So, kahit hawakan nyo po yan ng ganyan, ayan po, or dito, dahil sa neutral po yan, wala pang live nag-flow dito, ay hindi po yan nakakakuryente. So, ayan, hindi po yan nakakakuryente. Nung nakaraan mga ka-troubleshooters, na-share ko po sa inyo kung paano po mahawakan itong live wire na hindi po tayo makukuryente. So, sa hindi pa po nakapanood ng video po na iyon, ilagay ko na lang po yung link dyan po sa description box. So, ngayon naman mga ka-troubleshooters, atin namang pag-usapan na kung totoo ba na itong neutral wire ay hindi po nakakakuryente. Siya nga pala mga ka-troubleshooters, ginawa ko po ang video na ito ay for educational purposes only. Kaya mahigpit ko pong ipagbabawal na gayahin niyo po ito nang wala po kayong kasama na professional electrical practitioner. So, balik na po tayo mga troubleshooters sa ating topic na itong si neutral. So, alam niyo po ba mga troubleshooters na itong neutral po ay totoo po na hindi po siya nakakakuryente? Opo, hindi po siya nakakakuryente. Pero alam niyo po ba na marami na po ang nakuryente nang dahil po dito? So, paano po yun nangyari? So, dito po sa video na ito mga troubleshooters, ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano po yun nangyari na yung ating neutral wire ay nagiging live wire. So, bago pa po yan mga troubleshooters, i-explain ko po muna sa inyo ang kaibahan po nitong live wire at saka nitong neutral wire. Itong si live wire po, pag tinest natin itong ating light tester, makikita po natin na iilaw po itong ating light tester. Samantalang ito namang si neutral po, pag tinest natin, ay hindi po siya iilaw. So, yan po yung kaibahan po ng ating hot or itong ating line to neutral. Normally po kasi itong neutral po, walang present po na live. So yan po ang dahilan kaya hindi po nakakakuryente itong neutral dahil po hindi po umilaw ang ating light tester. So ibig sabihin po, kahit pahawakan pa po natin to, itong neutral po, dahil nga po hindi umilaw itong ating light tester, kahit hawakan pa po natin yan na kahit nakadikit pa tayo sa ground ay hindi pa rin po tayo makukuryente. Kadalasan din po tinatawag nila itong line to ground. Ang totoo po line to neutral. Mali po yung line to ground. Kahit hindi po siya nakakakuryente, pero ang tanong po, bakit marami po ang nadisgrasya at nakuryente dahil po sa neutral? So dito po, i-explain ko po sa inyo kung kailan po nagiging delikado na hindi po pwedeng mahawakan basta-basta itong neutral wire. Kung sakaling naputol ang supply nitong neutral. So ngayon po mga ka-troubleshooters, i-demo ko po sa inyo kung kailan po nagiging live wire itong neutral. So, sa nakikita po ninyo ngayon, naka-switch on na po itong ating ilaw. So, kung i-check natin yung ating hot, itong terminal, yung line 1 natin, tingnan nyo po. So, nag-ilaw yung ating tester. So, yan yung ating live wire. So, kung i-check naman natin dito sa ating load, sa ating receptacle, yan po, tingnan po ninyo. Yung ating light tester po ay umilaw rin. So, ibig sabihin po, yung ating live wire po, dumaan lang sa ating switch, tapos dumiretso na dito sa receptacle. So, sa terminal po ng receptacle. Samantalang dito naman sa ating neutral mga troubleshooters, yan po, tingnan po ninyo. Hindi siya umilaw. Pati rin po dito, wala din siyang ilaw. Samantalang dito sa kabila po, ayan o, umiilaw siya. Ayan o, kitang-kita, umiilaw siya. Tanggalin muna natin itong stopper. So, kahit hawakan nyo po yan ng ganyan, ayan po, or dito, dahil sa neutral po yan, wala pang live nag-flow dito, ay hindi po yan nakakakuryente. So, ayan, hindi po yan nakakakuryente. Kahit nakadikit pa tayo sa metal o saan tayo nakadikit, hindi po tayo makukuryente. Pero, pag nawala po yung supply ng neutral na nanggaling sa poste, pag sakaling ikat natin to, itong isang line, ayan o, so patay na po yung ating ilaw. So ngayon po ang tanong ko po, pag hinawakan po ba natin tong neutral ngayon, ay safe pa rin po ba tayo?
bago pa po tayo magpatuloy mga ka-troubleshooters, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na po sa aking YouTube channel at i-hit po ang notification bell para po magiging updated po kayo sa susunod ko pang mga video. Dahil nagtuturo po ako ng mga kaalamang pang-electrical para tayo'y makatulong sa lahat po na gustong matuto po nito. So, i-test po natin. Pakita ko po sa inyo. Kung kanina, na-check natin na hindi siya umilaw. So, ngayon, pakita ko sa inyo kung ganun pa rin po ba siya na hindi siya umilaw. So, pakita ko sa inyo. Ayan o, kita niyo. Kung kanina, hindi siya umilaw. Pero ngayon o, umilaw na siya. Samantalang, patay na yung ilaw natin. Kung iisipin po natin, parang safe na po dahil patay na nga yung ating ilaw. Kung iisipin natin, wala nang kuryente. So, parang safe na po siya. Pero, diyan po tayo nagkakamali. Dahil, yan po yung pinaka-delikado. Dahil itong neutral po na kanina walang supply, na hindi po nakakakuryente. Ngayon po, tingnan nyo po. Ayan o, may kuryente na siya. Kahit dito po, check natin. Ayan o, may kuryente na siya. So, naging live wire na po siya. So, kung kanina neutral lang po yung dumadaloy dito, ngayon po, nagiging live wire na siya. So, ganito po siya mga troubleshooters. Yung live wire po na hindi pa po nakat, na dumiretso po dito sa electrical load, sa ilaw, na dumiretso din po sa ating neutral wire. Dahil nakat na po yung ating neutral. Kung kanina po ay neutral wire pa ito, ngayon po ay nagiging live wire na siya. Dahil nga po naputol yung supply ng ating neutral. So kung ibalik po natin, ayan po. I-test natin ulit. Ayan po. Oh, hindi na siya milaw. Wala nang ilaw yung ating tester. Sa kabila, ayan o, milaw siya. So, dito naman, ayan o, hindi na siya umilaw. Dahil, may supply na po tayo na neutral. Samantalang, pag i-cut natin yung neutral at naka-switch on pa yung live wire, ang mangyayari po, yung neutral line po ay nagiging live wire. So yan po kadelikado itong neutral wire pag naputol. At yan din po ang dahilan kaya marami na po ang nadisgrasya at nakuryente ng dahil po dito. So yan po yung palaging tatandaan po natin na dapat po pag nag-servicing po tayo, make sure po na hindi isang line lang ang i-cut natin. Cut natin yung dalawa. So pag ganyan po, pag chinek natin, ayan o, nawala na po yung live. Hindi na po nakapasok yung live. At make sure din po natin na kahit neutral man, live wire, or maging ground wire, ay palagi po tayong gumagamit ng mga safety devices para palaging safe po tayo mga ka-troubleshooters. So kung bago pa po kayo sa aking YouTube channel, ay pindutin nyo na po ang subscribe button at i-hit po ang notification bell para po magiging updated po kayo sa susunod ko pang mga video. Dahil nagtuturo po ako ng mga kaalamang pang-electrical para tayo'y makatulong sa lahat po na gustong matuto po nito. At para matuto pa po kayo, ay pakipindot po itong next video.